Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, obligasyon na rin ng taong bayan na sawayin ang mga lumalabag sa quarantine protocols. Ito ang naging paglilinaw ni Department of the Interior and Local Government Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino matapos umani ng batikos ang kanyang kontrobersyal na panukalang shame campaign. Ayon sa opisyal, para lamang ito sa mga pasaway na hindi sumusunod sa health protocols at hindi mismo para sa COVID-19 patients. Paliwanag ni Dino, kailangan ng maging proactive na mga mamamayan dahil marami pa rin sa mga looban ng mga barangay ang mga nagtutumpukan at hindi nakasuot ng face mask, lalo na umano kapag wala nang umiikot na mga barangay tanod o pulis. Apat na buwan na tayo sa COVID na walang tigil sa pag-violate ng wearing of face mask, social distancing. At dito, ang magpapatupad ng itong same campaign na ito ay ang mga mamamayan na. Ibig sabihin, pagka ikaw ay may humarap sa iyo na walang face mask, pagkatapos ay nagtatatal si kalaway, palagay ko ay may obligasyon siya para sa health safety ng ating mga law-abiding citizen. Ayon naman sa palasyo, hindi ito ang opisyal na polisiya ng DILG. Sa isang text message, sinabi ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya na imbis na ipahiya, mas mainam kung parurusahan na lamang ang mga quarantine violator base sa mga ordinansa na kanilang nalabag sa kanilang lungsod. Binigyang diin din ito na kanilang nirerespeto ang mga karapatan ng COVID-19 patients. Ayon naman sa Commission on Human Rights, labag pa rin sa konsepto ng karapatang pantao o ang pamamahiya kahit na para lamang ito sa mga pasaway na residente. Tatandaan natin na may dignidad ang bawat isang tao at kahit naman na gusto talaga natin mawakasan ang problema sa COVID-19, sana gawin ito sa pamamaraan na alin sunod pa rin sa batas. Kasi yung shaming is against RA 9745 or the Anti-Torture Act, and it is considered as a form of mental torture. And sabi nga natin, a wrong cannot be corrected by another wrong. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.